Hi, good afternoon. For this afternoon video po, gagawa tayo ng ice candy serie. Tapos this time, ang gagamitin ko is chocolate flavor or Milo. Ito kasi yung kadalasan talagang halos sinahanap ng mga bata dito sa area namin. Anyway, nahihanda ko na pala yung aking mga ingredients. Ito. Hindi ko nababanggitin yung pangalan o baka naman kilala nitong packaging na to. Tapos hindi mawala-wala ang cassava flour. And then, ito yung half kilo ko na sugar. Ang itong Milo ko. Tapos, ito yung pampadagdag anik-anik ko. Itong Cream-O. Tapos, ang nagbibigay sarap ang aking vanilla flavor na pampabango. See you later po! Naibuhos ko na ang aking 150 grams na flour, cassava flour. Tapos mix-mix ko lang siya para hindi siya mag-sticky sa ilalim at the same time wala siyang buo-buo. So, mekos-mekos lang muna natin. Sunod natin ang ating sugar. Tapos mix-mix lang natin hanggang sa mag-dissolve ang ating sugar. Tapos lagay tayo ng konting vanilla flavor para mas mabango. Isang kutsara lang. Next step po is ibuhos na natin ang ating mixture. So, this time po, buhos na natin ang ating mixture. Itong Milo flavor. Then, mix-mix lang tayo konti. Next naman, ibubuhos natin ang ating condensed milk na choco flavor. Continuous lang natin ang ating pagmekos-mekos or mix-mix. Mix-mix lang natin, huwag tayong makampante kasi paghahayaan natin siya niyan. Yung flour na ginamit natin, magbuo-buo kasi sa gilid. Ganon din sa ilalim. So, para maiwasan na mamuo-buo, continuous lang ang pag-mix-mix. Konti naman lang ang kulang yan. Pagkakumulo na yan, tapos little bit lapot-lapot, okay na yan. Hindi naman natin masyadong lutong-luto talaga. As in, super-duper sticky talaga. Ang purpose lang nun, bakit kailangan nating iganon ang proseso para yung yellow niyan hindi siya matigas. Kasi pag hindi natin idadaan sa luto ang ating mga ice candy, napakatigas ng yellow. Tapos medyo gahi din. So, sa ganitong paraan po, babalik-balikan talaga ng ating mga customer or lalo na sa mga bata. Kasi nga, hindi nila malalasahan yung parang ison ba na ice candy. So, pero kasi baka nakatakot ako na baka, kasi medyo uga konti eh. Ayan, tapos sa ngayon, papalamigin lang muna natin bago natin siya ibalot. Tapos ilagay yung later yung final na pandagdag anik-anik, which is yung Cream-O. This time po, nilalagay ko na ang aking additional anik-anik, which is yung Oreo. Ay, Cream-O pala. Sinadya akong palamigin muna bago ihalo to para hindi siya malusaw. And then, halo-halo. Halo-halo. Bilangon? 18 lang muna, di ba? Ayan na siya.